Hello guys, happy Sunday to everyone. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po kami sa malapit sa park sa bahay namin. Papakita ko lang po sa inyo ang Sunday pandemia rito, kung anong ginagawa namin dito pagka Sunday pandemia. Pero kahit na hindi, wala naman pandemia, hindi naman ganito karami ang bata rito naglalaro rin. Halos para wala rin pinag-iba. Ang pinag-iba lang, nakamask po sila. Pero hindi po masyadong natatakot ang mga tao rito sa pandemya, ang tinatawag nila. Ito po. Wala pong masyadong katao-tao rin. Ayan po. Ayan po si Kanoa. Naglalaro po siya. Ayan po yung anak ko. Maganda po rito dahil sariwang-sariwa ang hangin. Malinis po. Wala pong talagang nagaiba sa ibang bansa, hindi lang po rito sa Japan, siguro din po sa Europe o Amerika. Napakaganda po sana. I wish maging ganito ang Pilipinas. Tutusin, napakaganda ang Pilipinas, lalo na sa probinsya namin. Basta bigyan lang naman ng trabaho yung mga tao, magiging ganito po ang itsura ng ating bansa, mas maganda pa. Tinawa po yung mga ibon dito, pati ibon dito maaamo po, hindi po masyadong mailap sa tao. Ayan po, mayang puti po. Ayan, hindi po masyadong mailap ang mga ibon dito, pati mga uwak. Ayan o, tapos ayan po si kuya. Ayan po. Tinutulungan po nila yung hindi kakilalang bata. Ayan po. Ayan po si kuya. Ang bait po ni kuya. Tinutulungan po nila yung hindi po namin anak. Yan anak ko sa labas yan. Ayan po yung anak ko sa labas. Ayan. Ayun pa yung anak ko rin sa labas ito eh. Kasi sa totoo lang, pangalawang asawa ko na itong kinakasama ko ngayon. Yung sa unang asawa ko, malaki na po yung anak ko doon. Isa lang po. Dito po sa bagong asawa ko, tatlo po anak ko rito. Dalawang lalaki, isang babae. Yung pinakapanganay ko po, iba po yung nanay niya. Doon po ako nagkaroon ng visa sa naging legal doon sa kasi una ko rito medyo yung visa ko medyo tagilid din po. Alam niyo na naman po, makasurvive lang ginawa ko ng paraan. Sabi ko talaga na hindi na ako uwi sa Pilipinas at wala naman akong uwian. Kaya pinilit ko makapag-asawa ng Haponesa. Ngayon po, nakasurvive po. Maligaya na po sa buhay. Kung gaano kaligaya si Manny Pacquiao, pareho po kami ng kaligayahan ni Manny Pacquiao. Yun nga lang, mas marami siyang pera. Ako, wala akong pera pero pantay kami ng kaligayahan. Pareho kami. Maligaya na po ako. At napapakain ko yung pamilya ko, napag-aaral ko. Nabilang ko ng napatayuan ko ng bahay. Napag-aaral ko sa college yung mga anak ko. Ayun po naman ang talagang mission ng tao dito sa daigdig eh. Ang iiwan ang iyong buto, ang iyong lahi ng maligaya. Yan po. Papasalamat po ako sa mga sumuporta sa akin, yung maliit pa ako, yung mga nambuli po sa akin, yung maliit pa ako. Salamat sa inyo. Dahil sa inyo, naging matibay ako, nandito ako ngayon. Ay, isang matibay na bato. Dahil sa inyo, kung wala kayo, kung wala yung mga masasakit ng salita, hindi ako titigas. Ayun ang nagpatigas sa akin, di ba kuya? Kuya ko.
masyado siyang manghapon talaga, masyadong mahiyain sa, kaya nahihirapan ako mag-vlog. Ang hirap magkuha rito ng mga video kasi ayaw nila eh. Privacy, privacy man, privacy sa atin, kahit matanda, mabata, lalaki, babae, sanggol, pag nakakita ng camera, i-smile na eh. Dito hindi, tinatakpan yung mukha nila eh. Tingnan mo siya, 19 years old na po siya, pero sumasama pa rin sa amin sa mga alis-alis din dito sa park. Sa atin, pagka 19 years old, may sarili ng barkada, mundo. Sarili na silang mundo, naliligaw na siya, hindi. Ganyan pa rin siya, close na close pa rin sa amin. Pumunta kami kanina sa pet shop, tingnan namin yung aso. Malulula ka talaga sa presyo ng aso rito. Lalo na pagka, hindi lang yan, pag binili mo, pag nagkasakit pa. Mas mahal pa sa ospital ng tao. Yung kanina, hindi naman kami bibili, tumingin lang kami ng mga puppy doon. Ang presyo sa atin kumpaga 180,000 yung isang puppy, yung isang kapapanganak pa lang na puppy. Kung kayo ba, kung may 180,000 kayo, bibili nyo pa ba yun? Ilalagay ko nila sa bangko para pag nagkasakit ako baka may mabunot pa ako. Pero yung asawa ko kasi mahilig siya sa aso eh. Hindi ko lang na-i-vlog, namatay yung aso naming malaki. Ngayon, ipinalibing namin, kaya nanahimik muna ako. Medyo nalungkot silang lahat. Umiyak sila. Talagang pinakremate pa namin. Bago pa yun, sinugod muna naman sa ospital. Pinagastos muna kami. Saka kinabukasan namatay. Ganun po magmahal sila sa mga pet dito. Mas mahal pa nila sa tao ang pet. Hindi naman. Yung iba. Pagka magastos mo mag-pet dito, kailangan po nang ipapaano pa sa saloon, pagugupitan yung kuko, pagugupitan nyo yung balahibo, pasashampoo nyo, kaya hindi sila nag-aanak dito. Mas yung iba, mas gusto pa nila yung pet. Pet kasi hindi nagagalit. Pag ayaw na nila, tinatapon na. Hindi naman, bawal din itapon ng pet dito. Pero pagka yung wala nang nag-aalaga, inaano nila eh. Yung ano ba yun, mercy killing. Meron ditong, ayun siya ng gobyerno ng ganun, dadalhin yung mga ligaw na aso doon. Pag wala nag-claim, yun, mercy killing na. So, kaya kawawa rin yung mga pet. Butin sa amin mga askal yun, mga ano lang yung bigay-bigay. Ganito lang po yung Sunday namin dito. Ganyan lang katao, malinis sila, tahimik. Hindi nyo, wala kayong makikita nagbubusina. Tahimik ang kapaligiran, ang hangin, halos wala nga sasakyan. Ayun, expressway lang kasi yung nasa taas na yun, kaya maraming kotse. Pero daanan lang yun. Ito lang sila rito. Ito mga public facility doon sa loob na yun. Gym yun. Public gym. Magpapareserve ka lang doon kung gusto nyong gamitin. Pwede kayo mag-basketball, mag-volleyball. Maganda yun. Parang gym. Mas maganda pa nga sa pinaglalaruan ng PBA doon sa Pilipinas eh. Yung nakikita nyong building na yun. Tapos dito, papareserve kayo. Pwede kayo mag-baseball. Yung sport fest, ganyan. Tapos yung nakikita nyo, nandun yung gilingan ng palay yun. Yung mga taga rito, gusto nyo magpagiling ng palay, dadalhin dun. At saka yung mga magsasaka rito, ang maganda rito. Hindi broker ang bumibili. Ang bumibili ng mga tanim nila, gobyerno. Ang tawag ay JA. Japan Agriculture, ganun meron silang ahensya ng ganun. Kaya yung presyo rito, ang gobyerno ang nagko-compute kung magkanong mong ibebenta. Sila ang bibili kasi. Ganun ang kalakaran dito ng mga magsasaka. Dati nung araw, nung unang panahon, pagka magsasaka ka rito, ng mga naka-Ferrari sila, Lamborghini. Pero ngayon, parang nawala na eh. Okay po, salamat po. Salamat po sa panunood.
like and subscribe and push the bell button, ang laking kampana. Salamat po. Sayonara.